Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya ang nagtuturo sa atin ng tamang daan tungo sa pagpapala at awa ng Diyos. Siya ang nagtuturo sa atin kung sino ang pinakadakila, kung sino ang tunay na kawangis ng Diyos. Kaya nga't ihanda natin ang ating mga puso upang sa panahon na tayo'y pumapasa ng krus, sa panahon na kaharap natin ang mga maliliit, matagpuan pa rin natin ang Diyos. Magsisi tayo ngayon sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naloba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga tuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibigit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangi, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang kabutihang kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa aki nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan.
Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo? At pawang nagkalaban-laban, mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niyang isang maliit na bata, pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya at sinabi, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na bata tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin, at sino mang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno.
Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong Biyernes ay tinanong ko ang mga deboto, bakit kayo naririto? Bakit kayo dumayo pa dito sa Quiapo? Bakit kayo nakikipagsiksikan pa para dito magsimba? May malapit namang simbahan sa inyo siguro. Mas maginhawa yung ibang simbahan, aircon pa. Mas malinis, mas maaliwalas. Pero bakit po kayo narito? At maging sa lahat ng mga simbahan ngayon, bakit marami ang nagsisimba? Bakit marami ang nagpupunta sa mga simbahan ngayong araw ng Linggo? Simple lang naman ang sagot. Gusto natin makita ang Diyos. Gusto natin maramdaman ng Diyos. Gusto natin matuklasan ang pamamaraan ng Diyos, lalo na habang tayo naglalakbay sa buhay. At saan nga ba talaga natin makikita ang Diyos? Sabi sa Ebanghelyo, tinuturuan ni Jesus Nazareno ang kanyang mga alagad. At nung isang linggo, naalala ninyo, nagsimula na yung pagtuturo niya. Naalala nyo nung pinagnilayan natin nung isang linggo, ang salamin, ang mahiwagang salamin, ang salamin sa dingding, ang salamin ng totoong buhay. Ngunit alam nyo mga kapatid, mukhang ang hirap turuan ng mga alagad. At huwag tayong magmamadaling kutsain sila. Humarap lang tayo sa salamin, mahirap din tayong turuan. Matigas din ang ulo natin. Mahirap din baguhin ang pangunawa natin. Naalala niyo yung isang linggo nung tinanong ni Jesus Nazareno, sino ako? Sino ako ayon sa iba? Kasi may mga ibang tao ang laging pinahalagahan ano ang sabi ng iba. Ang nagdidikta ng buhay nila, ang sinasabi ng iba. Ngunit sabi ni Jesus Nazareno, hindi yan ang tunay na salamin. Tumingin kayo sa akin, kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, at inulit na naman niya ngayon, ang anak ng tao, pahihirapan, mamamatay, ipapako sa krus. Kaya naalala niyo ng isang linggo, sabi ni Pedro, wag naman, ayoko niyan, hindi ata bagay yan, hindi makadyos yan. Anong sabi ni Jesus sa Sareno? Lumayo ka sa Satanas, tumingin ka sa akin. Ngayong araw na ito, sinabi rin ni Jesus sa Sareno, ang anak ng tao, ipagkakanulo, papatayin. Pagkatapos sa pagkatapos nun, anong pinag-usapan ng mga alagad? Sino ang pinakadakila sa kanila? Siguro, napapailing na lang si Jesus sa Sareno. Kasasabi ko lang, mamamatay ako, eto kayo, payabangan na naman. Kasasabi ko lang, tutuparin ko ang kalooban ng Ama, eto na naman kayo, patigasan ng ulo, kanya-kanya na naman. Hindi nyo pa rin ba maunawaan, nasaan ang Diyos? Ano ang pamamaraan ng Diyos? Saan matutuklasan ng Diyos? Hindi sa iba. Hindi lang sa kaginawaan. Hindi doon matutuklasan ng Diyos. Hindi doon ang pamamaraan ng Diyos. Opo mga kapatid, narito tayo
dahil gusto natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Nais natin matanggap ang kagalingan ng Diyos. Marami ang may sakit ngayon. Marami ang may pagdurusa ngayon. Marami ang mga pinagdaraanan ngayon. Kaya nga tayo bumabaling sa Nazareno. Gusto natin makita ang kasagutan ng ating mga dasal. Gusto natin ang himala. Gusto natin ang pagpapala. Gusto natin matunghayan ang kadakilaan ng Diyos. Ngunit nasan nga ba talaga ang kadakilaan ng Diyos? Nasan nga ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kung papaano sinabi niya kay Pedro, Pedro, oo, ang Mesiyas itinatampok, pero ang Mesiyas din dumanas ng pagdurusa. Ngayon, habang pinag-uusapan ng mga alagad, sino ang pinakamagaling, ang pinakadakila, oo, ang anak ng tao itinatampok, pero ang anak din ng tao nakaranas ng pagdudusta. Kaya nga, para lalong maunawaan ng mga alagad, anong ginawa ni Jesus sa Nazareno? Hinarap ang bata sa kanila. Sa ating lipunan, ang bata, bida. Diba, sa bahay natin, pag dumating ang bata, lahat tayo nakatingin sa bata. Lahat tayo inaasikaso yung bata. Tuwang-tuwa sa bata. Pero nung panahon ni Jesus sa Nazareno, ang mga bata walang-wala. Hindi nga itinuturing na mahalaga sa lipunan. Parang alipin lang ang bata. Walang halaga, walang kwenta. Minamaliit, isinasantabi. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, kung gusto niyong maunawaan ng Diyos, tanggapin niyo ang batang ito. Tumingin kayo sa batang ito. Sapagkat dito niyo rin makikita ang Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Di po ba minsan pakiramdam natin ang Diyos nandyan lamang kapag gumaling tayo? Ang Diyos nandyan lamang kapag umayos ang buhay natin? Kapag tayo nasa tagumpay ng buhay? Kapag tayo masaya sa buhay? Kaya nga, marami din, bagamat marami nagsisimba sa atin ngayon, marami rin ang hindi na nagsisimba. Ano ikakatwiran? Hindi naman ako pinagaling eh. Ilang biyernes naman ako nagpunta, namatay pa rin yung asawa ko. Ilang beses akong tuwing Linggo, namamanata, baon pa rin ako sa utang. Gumagawa naman ako ng mabuti, pero parang hindi na ako maubusan ng kamalasan sa buhay. Kaya ang pakiramdam ng iba, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako mamamanata. Mga kapatid, kaya nga tayo narito ngayon. Humaharap tayo sa Poong Nazareno. Anong nakikita niyo po sa Poong Nazareno? Narito po, sabi ko nga noong isang linggo, ang salamin ng totoong buhay. Pero ano nakikita niyo pong larawan ng Diyos? Opo, siya yung nakaangat ngayon. Pero pansinin niyo po, mukha siya ng paghihirap. Opo, siya po yung anak ng Diyos na dinadakila natin. Pero siya rin yung anak ng Diyos na inalipusta ng mga tao noon. Kaya nga pasan-pasan niya ang krus. Opo, kumikinang siya sa ginto at mukha siyang napakamaluwalhati. Pero siya rin yung pinadapa at pinahirapan at pinagdusa ng mga tao. Anong gustong sabihin sa atin ng mahal na Poong Nazareno? Ang Diyos, wala lang sa kagalingan, nandun din siya sa karamdaman. Ang Diyos, wala lang sa tagumpay, nandun din siya sa panahon na tayo'y natatalo. Ang Diyos, wala lang siya sa panahon na sa tugatog ng tagumpay at kadakilaan, nandun din siya sa panahon na tayo'y nadadapa at nabibigo. Ang Diyos,
wala lang sa mga matataas at makapangyarihan. Nandun din siya katulad sa mga bata, sa mga maliliit at minamaliit sa buhay. Minsan nakala natin, inaantay pa natin ng Diyos. Hindi pa ako gumagaling, wala pang himala ang Nazareno. Hindi pa ako nakapag-abroad, hindi pa dumarating ang biyaya ng Nazareno. Hindi pa nakakagraduate ang anak ko, wala pa ang pagpapala ng Nazareno. Hindi po. Sa karamdaman man o sa kagalingan, nandyan na si Jesus sa Nazareno. Dumadapa man tayo o bumabangon sa buhay, kasakasama na natin si Jesus sa Nazareno. Masaya ka man ngayon o malungkot, sinasabi ni Jesus sa Nazareno, hindi kita iniiwan. San matatagpuan ng Diyos? Saan ba ang himala ng Nazareno? Nasa lahat-lahat sa buhay, kung bubuksan lang natin ang ating puso at pananalig sa Kanya. Yun ang gustong ituro ni Jesus sa Nazareno sa mga alagad. Doon nyo ko matatagpuan. Doon nyo matatagpuan ang tunay na katakilaan. Doon nyo tunay na masusumpungan ang tunay na pagpapala. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo at muli, tignan nating maigi ang mahal na poong Jesus sa Nazareno, ang salamin at larawan ng tunay na buhay. Mahal na poong Jesus sa Nazareno, nais naming makita ka sapagkat ipinapakita mo sa amin ang mukha ng Diyos. Na ang Diyos, opo, makapangyarihan, pero nandun din siya sa panahon ng kahinaan. Na ang Diyos, ubod ng lakas at dakila, pero nandun din siya sa panahon ng pagpapakababa at kapighatian. Na ang Diyos, nandoon sa kasaganahan, pero nandun din siya sa panahon ng kakulangan at kawalan. Mahal na pong Jesus sa Nazareno, kung meron man kayong nais ipaalala sa amin, naroon kayo lagi, kasakasama namin kayo lagi, at matatagpuan namin kayo lagi kung kami magiging bukas lamang at masunurin sa inyo, sapagkat ang tunay ninyong himala ay hindi nyo kami iniiwan at sinasamahan nyo kami hanggang makarating kami sa kaharian ng Ama. Mahal na mahal po namin kayo sapagkat hindi nyo kami kailanman binibigo at iniiwan. Mahal na pong Jesus sa Nazareno, kawaan nyo po kami, basbasan nyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya po. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, may katlong araw na buhay na maguli, pumakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga mahal kong kapatid, manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob
na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak nung lubusan niyang tinatanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan lawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relilyoso at relilyosa, ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, physical man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang na pagbagang kanyang loob
sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa iyo, ikrarangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang tunay na pag-ibig at himala ng Diyos ay ang kapiling natin siya. Kaya't sama-sama tayo ngayong umawit sa ating Ama sa Langit. Hiling namin kamiyadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang kasakasama natin anuman ang mangyari sa buhay, ang dakilang awa at pag-ibig ng Diyos Ama.
Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis na pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Muling nihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Pabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Ngayong buwan, Setyembre, ay pinagdiriwang po natin ang Archdiocesan Youth Month. At ang Parish Youth Ministry ng Simbahan ng Quiapo ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais maglingkod sa Poong Hesus Nazareno sa pamamagitan ng PYM. Inaanyahan po ang mga kabataan na may edad 13 hanggang 24 na taong gulang na sumali sa Parish Youth Ministry at Young Adult Ministry. Maaari niyong bisitahin at i-message ang official Facebook page ng PYM Quiapo o scan ang QR code na makikita sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, bibisikin po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Kung hindi mo makita ang Diyos sa krus ng pagsubok sa buhay, hindi mo rin makikita ang Diyos sa kaginawahan at tagumpay ng buhay. Ang tunay na himala ni Jesus Nazareno ay ang kapiling natin siya anuman ang mangyari sa buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.